Samahan niyo po ako sa pagbabasa po sa John chapter 10, verse number 27 and 28. Sabi po dito, "At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanman ay hindi sila malilipol, at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Ang aking Ama na nasa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa sa lahat, at hindi sila maaagaw nino man sa aking Ama." Tayo po'y manalangin. Panginoon, pagpalain niyo po ang salita po ninyo. Palain po namin ito, Ama, sa pangalan po ninyo, Jesus. Amen. Sa umaga pong ito, Happy Lord's Day po, nais ko pong pamagatan po ang ating talata, ang ating pong binasa sa pangungusap na paano po tayo iniingatan ng Diyos sa ating buhay. Dito po, mga kapatid, kailanman ay hindi na po tayo malilipol, sabi po dito, kailanman ay wala na pong pwedeng umagaw sa atin sa kamay ng ating Ama, kailanman ay hindi na po magtatagumpay ang kaaway ng Diyos sa ating buhay, at kailanman po ay hindi na po tayo, mga kapatid, pupunta doon po sa kapahamakan. Pero isang bagay po nais ko pong sabihin, na dahil tayo po ay nasa lupa, nandyan po ang mga kasalanan, nandyan po ang mga bagay na pwedeng gawin ng Diablo para po tayo ay lumayo, para tayo ay humiwalay, at para tayo, mga kapatid, ay hindi makapaglingkod sa Panginoon. Kaya ang Panginoon ay nagbigay po ng mga ilang mga alituntunin o mga salita sa kanyang banal na salita para tayo ay maingatan po. Sabi po dito sa ating binasa sa Psalms 119:105, sabi po diyan, "Ang aklat mo, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas." So, unang bagay po na kung paano tayo iniingatan ng Panginoon, unang bagay po ay yung po sabi po dyan, "Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas." Unang-una po na gusto ko pong maunawaan natin na ang salita po ng Diyos, yan po yung unang mahalagang bagay. Yan po ang mag-iingat sa ating buhay, ang salita po ng Panginoon. Kaya po napakahalaga sa isang Kristiyano na laging nagbabasa ng Biblia, laging nakikinig ng salita po ng Diyos, sapagkat sabi po dito sa ating binasa, ito'y liwanag sa ating mga paa at ito'y liwanag sa ating landas. Meron po, ituturo po ng salita ng Diyos ang tamang direction ng ating buhay. Ito po ang nagbabago sa buhay ng tao. Ito po ang mag-iingat sa isang mananampalataya sa kasalanan. Ito po, mga kapatid, ang siyang magbibigay ng kalakasan sa isang Kristiyano upang ang mundong ito ay patuloy na mapagtagumpayan. Kaya doon po sa Joshua chapter 1 verse number 8, sabi niyan na "This book of the law shall not depart of thy mouth." Sabi niya, "Meditate day and night." So napakahalaga din po nun na yung salita po ng Panginoon talagang ito yung huwag mahihiwalay sa ating mga bibig, huwag mahihiwalay sa ating mga buhay, sapagkat sabi doon, ito ang magtuturo para tayo ay makarating at makita natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. So kaya po napakahalaga ng salita ng Diyos. So by His word. Number 2, doon po sa Philippians chapter 2 verse number 13. "For it is God which worketh in you, both to the will and to do of His good pleasure." Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pananasa at paggawa ayon sa Kanyang mabuting kalooban. So hindi lamang po by God's word, but also by God's work. Yung pong gawa po ng Diyos. Alam niyo po, kung sa atin lang po, wala tayong kayang gawin para maingatan ang ating sarili.
sa atin lang po wala tayong kayang gawin para po magtagumpay, kung sa atin lang po wala tayong kayang gawin para maingatan natin ang ating buhay, pero ang Diyos, napakalaki po ng kanyang kayang gawin para maingatan ang ating mga buhay. Kaya napakahalaga po ng Diyos sa buhay ng isang tao, napakahalaga po ng Panginoon sa buhay ng isang tao, sapagkat siya ang gumagawa, siya ang nagbibigay ng tamang direksyon, sapagkat siya ang gumagawa sa buhay ng bawat isa. Kaya salamat po sa Panginoon, dahil sabi po dyan, ang Diyos ang siyang gumagawa sa inyo. Kung bakit po tayo nandito ngayon sa church? Dahil ito sa Panginoon, hindi ito dahil sa atin. Bakit tayo nagbibigay? Dahil ito sa Panginoon, hindi po ito dahil sa atin. Kaya salamat po sa Panginoon. In James chapter 4, verse number 15, sabi po dyan, sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay kung luluubin ng Panginoon ay mga bubuhay kami, at gagawin naman ito hoy yaon. Pangatlo po, hindi na kumapalo po tayo, iniingatan ng Panginoon, not only by God's word, not only by God's work. And the last point, sabi sa James chapter 4 verse 15, but by God's will. Ang kalooban po ng Panginoon, ito po yung napakahalaga. Sabi ng Panginoon dyan, sabi po ni James, sapagkat ang dapat ninyong sasabihin ay kung luluubin ng Panginoon, kung gusto ng Panginoon, kung nais ng Panginoon, yun ang dapat gawin, mga kapatid. Kaya ang buhay po natin, mga kapatid, hindi po natin kaya itong kontrolin. Pero ang Diyos po nag-iingat sa ating buhay. Salamat po, dahil ang kanyang kalooban lagi ay nasa tama. Ang kanyang kalooban po lagi ay maayos para po tayo, mga kapatid, ng mga Kristiyano na patutungo ng langit ay maingatan niya sa mundong ito. Walang iba kundi sa kanyang kalooban. Salamat po ng maraming marami. Ito po ay tayo po'y pumikit at manalangin. Panginoon, pagpalain niyo po ang mensahe nito. Kaya aming dalangin sa pangalan niyo po, Jesus. Amen.